sa bawat bagay na gagawin ko bilang ama ng ating lalawigan ay ang interes lamang ninyo. Ang interes ng ating mga kababayan at gayon din ang interes na mapaayos, mapaganda at mabigay ang tamang serbisyo sa lahat ng sursugan. Kapara sa kuya, dahil natabi pwede, ang pwede na. Bilang gobernador, tinutukan ni Governor Cheese ang pagsasaayos ng mga sektor ng health, social services, tourism, environment, agriculture, infrastructure, disaster preparedness, good governance at COVID efforts. Tila isang napabayaang paraiso ang Sorsogon. Ito ang nasambit ni Governor Cheese sa simula ng kanyang liderato, kung kaya't gayon na lamang ang atensyon na kanyang iginugol sa sektor ng turismo ng Sorsogon, partikular ang kultura at kasaysayan ng lalawigan. By virtue of the power vested in me, I hereby declare the Sandayahan Festival 2019 formally open. Sa tulong ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office, pinangunahan ni Governor Cheese ang isang buwang kasiyahan nang ipinagdiwang ang ika-125th founding anniversary at ika-45th Kasangayahan Festival. Sa sinabing pagdiriwang, sinigurado niyang lahat ng sektor ng lipunan ay makakalahok sa iba't ibang aktibidad, gaya na lamang ng mga mangingisda, transport sector, mga kabataan, LGBTQ+, at marami pang iba. Ginunita rin ang 450th anibersaryo ng Misa sa Gibalon na naging hudyat ng simula ng Kristyanismo sa isla ng Luzon. Isang misa ang pinamunuan ni Papal Nuncio Archbishop Gabriel Jordano Casha sa bagong gawang Gibalon Shrine sa munisipyo ng Magallanes. And I am very happy to say that with 7,127 people, you have broken the record, and this is a new record. Hindi rin pinalampas ang pagkakataong ipamana sa buong mundo ang kultura ng Sorsogon nang makamit nito ang Guinness World Record para sa pinakamaraming bilang ng folk dancers na nakilahok sa pantomina sa tinampo. As we at Guinness World Record say, you all are now officially amazing. Binigyang pansin din ni Governor Cheese ang hinaharap ng lalawigan. Isang proyektong kanyang sinimulan ay ang rehabilitasyon ng Subic Beach sa Kalintaan Island sa Matnog. Ayon kay Gobernador, minarapat mapanatili ang kalinisan ng isla dahil isa ito sa sikat at dinarayo ng mga turista sa lalawigan. Maliban sa paglinis sa isla at karagatan, plano rin ng Gobernador lagyan ng docking station para sa mga bangka, paglalagay ng public toilet at water treatment facility upang maiwasan ang polusyon sa dagat at mapanatili ang natural na ganda ng Subic Beach. Sa pangunguna ni Governor Cheese at sa tulong ng National Historical Commission of the Philippines, sinimula na rin ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office ang cultural and historical mapping ng lalawigan. Layon din ng proyektong ito ay maibahagi ang kasaysayan ng lalawigan sa mga kabataan at sasalin-lahi sa mga darating na panahon. Ang mga cultural at historical artifacts na makakalap ay ilalagay sa ipinapagawang bagong provincial museum na nagsilbing provincial jail sa mga nagdaang taon. Bukod sa provincial museum, tinuunan din ng pansin ni Governor Cheese ang pagsasaayos ng ilang makasaysayang infrastruktura sa iba't ibang lugar ng lalawigan at pati na rin ang pagpapatayo ng mga museo na layong ipagmalaki ang kultura at kasaysayan ng Sorsogon. Isa din sa kanyang tinuunan ng pansin ang pagpapanumbalik ng bantayog ni Rizal na matatagpuan sa bagong ayos na Capitol Park. Dahil dito, napag-alaman na ang rebulto ay gawa sa tanso. Sa buong bansa, 3 rebulto lamang ng pambansang bayani ang gawa sa tanso.
Kaya naman sa paggunita ng 122 araw ng kalayaan ng Pilipinas, sa pamumuno ni Governor Chiz, isang time capsule burial ang isinagawa sa base ng Rizal Monument. Nakapaloob sa time capsule ang mahalagang kasulatan patungkol sa kasaysayan ng lalawigan. Sa panimula ng kanyang panunungkulan, agad na pinatawag ni Governor Chiz ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o SPDR-RMC upang pag-usapan ang mga kailangang hakbang para sa paghahanda tuwing may darating na kalamidad o sakuna. Minungkahin ng gobernador ang importansya ng privacy sa mga evacuation centers sa pamamagitan ng mga modular tents. Ang modular tents na ito ay ipinamahagi ng mga LGU sa iba't ibang evacuation centers. Naaprubahan na rin ang Provincial Communication Network Radio System na ilalagay sa DRRMO sa buong lalawigan. Ito ay upang magkaroon ng reserbang paraan ng komunikasyon sa bawat munisipyo, lalo na kung may kalamidad at mga pagkakataong walang cell service at kuryente ang Sorsogon. Dinagdagan din ang emergency response vehicles ng lalawigan para sa tinatag na Provincial 911 Citizens Emergency Hotline Command Center at Emergency Solution, isang proyekto na magbibigay ng agarang responde at aksyon sa pangangailangan ng ating mga sorsoganon sa anumang oras. Upang mas maging bihasa ang rescue team ng pamahalang lalawigan pagdating sa rescue operations, lalo na sa dagat at ilog, sumailalim sa scuba diving training ang ilan sa mga kawani ng SPDR-RMO. Dagdag pa dito, naglagay din ng Extension Office ang DRRMO sa munisipalidad ng Irusin upang sa mas accessible at mabilis na tugon sa mga taga-ikalawang distrito ng Sorsogon upang masabayan ang pag-unlad sa sektor ng disaster preparedness. Sinigurado din ni Governor Chiz na mabigyan ng karagdagang kagamitan ang SPDR-RMO na makakatulong sa mga rescue operation sa panahon ng sakuna at kalamidad. Kabilang sa mga pagbabagong hangad ni Governor Chiz Escudero sa Sorsogon ay ang pagtaas ng antas ng kalidad ng serbisyo publiko sa buong lalawigan. Ito ay agaran niyang tinuunan ng pansin sa pakikipagtulungan ng Development Academy of the Philippines na kasalukuyang nagsasagawa ng pagsasanay at workshops sa Quality Standard Management o QSM, certifiable to ISO-2015. Sa kauna-unang pagkakataon, na itala ng Sorsogon ang pinakamaraming bilang ng mga participants na aabot sa 500 mula sa public at private sector. Layunin ng ISO certification ang cost-effective na may kalidad at mabilis na serbisyo para sa mga Sorsoganon. Pinaglagyan din ni Governor Chiz ang lahat ng provincial vehicles ng GPS na nagsisilbing tracker nito. Nagdagdag din ng mga multi-purpose mini dump trucks na magagamit sa clearing and cleaning na ginagawa ng lalawigan tuwing may daraan na bagyo. Sa kabuuan, may 113 sasakyan na ang lalawigan. Inilipat na din ang pamamalakad ng provincial jail sa BJMP. Ang mga dating jail guards ay miyembro na ngayon ng Civil Security Unit na siyang nagpapanatili ng peace and order sa buong Capitol Compound. Sa mga pagbabagong ito, 8 milyon na ang agarang natipid ng provincial government na maaari na ngayong magamit sa mga serbisyong panlalawigan. Isinaayos din ni Governor Chiz ang proseso ng bidding sa pamamagitan ng pagbubukas nito sa mas maraming bidder. Sa paraang ito, mas nakakapili ang pamahalaang lalawigan ng mga serbisyo na may mataas na kalidad sa pinakamurang halaga. Upang mas maging maayos at epektibo ang implementasyon ng mga programa sa buong lalawigan, bumuo si Governor Chiz Escudero ng iba't ibang konseho gaya ng Peace and Order, Public Safety, Economic at Social Protection na siya namang namamahala sa programa at proyektong binibigay ng pamahalaan para sa mga sorsoganon. Regular din na pinupulong ni Governor Chiz ang mga boards at council sa pamamagitan ng quarterly sa cluster meetings kung saan kanilang pinag-uusapan ang mga hakbang na gagawin at mga solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng lalawigan. Isa rin sa inayos ni Governor Chiz ang pamamahala sa quarry ng lalawigan sa pamamagitan ng bagong tatag Sorsogon Task Force Kalikasan o STFK Quarry. Nagkaroon ng permanenteng checkpoint sa Barangay Danlog Pilar at Barangay Sugoy, Castilla.
mas hinigpitan ng grupo ang penalidad sa mga quarry operators na hindi sumusunod sa mga pinapatupad na batas. Dahil sa implementasyon ng Provincial Ordinance No. 19-2019 o Ordinance Governing the Extraction, Removal and Disposition of Sand, Gravel and Other Quarry Resources in the Province of Sorsogon. Dahil sa paglalagay ng sistema dito, nakapag-kolekta ang lalawigan ng 6,141,789 pesos sa loob lamang ng first and second quarter ng 2020. Hangad din niya na magkaroon ang lalawigan ng Sorsogon ng simbolo sa pagkakakilala ng lalawigan at ng mga nasasakupan nito. Sa bisa ng Provincial Ordinance No. 33-2019 o Ordinance Establishing the Great Seal and Provincial Flag of the Province of Sorsogon, binigyan niya ng bagong selyo at watawat ang Sorsogon. Sinasagisag ng seal at watawat ang pinanggalingan at ang kasalukuyan at nais marating ng ating lalawigan. Ang refuse-derived fuel o ang waste-to-energy na paraan ang nakikita ni Governor Cheese na solusyon para maayos ang pangangalaga ng basura sa buong probinsya. Sa Bayan ng Bulan, ang pilot area ng programang ito, isang public-private partnership ang pinasok ng Kapitolyo, katulong ang mga partner municipalities. Malalaking plastic shredders ang ilalagay sa mga bayan na gagawing RDF areas at ang mga makinang ito ang gagawa ng mga RDF pellets na pwedeng gamiting panggatong lalo na sa malalaking industriya tulad ng semento, kung saan may nakausap na ang probinsyang bibili nito galing sa Sorsogon. Sa isang taong panunungkulan bilang gobernador, tiniyak ni Governor Cheese na ang kanyang pamamalakad ay ayon sa batas at maayos na sistema. Ang kanyang mga executive order ay maaaring gamitin ng legal na pagbabasehan ng mga Sorsoganon at maging ang pamahalaang lalawigan. Sa ngayon, may kabuuang 133 executive orders na ang napalabas ni Governor Cheese. Isang malaking pagsubok ang kinakaharap ng buong mundo dahil sa sakit na coronavirus o COVID-19. Naging hamon ito para kay Governor Cheese na nagsimula pa lamang na ayusin ang serbisyong medical sa buong lalawigan. Sa tulong ng iba't ibang departamento ng pamahalang lalawigan, binuo ni Governor Cheese ang Sorsogon Provincial Task Force Against COVID-19. Sa bisa ng Executive Order 6-8-2020, layunin nito ang magkaroon ng agarang paghanda, plano at aksyon laban sa banta ng COVID-19 sa Sorsogon. Kabilang dito ang Provincial Health Office o PHO na siyang mamamahala sa paghahandang medical ng lalawigan sa pamamagitan ng pagbuo ng algorithm na siyang susunding proseso base pa rin sa kautusan ng Department of Health. Ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO naman ang naatasang mamahala sa pamamahagi ng tulong sa mga munisipyo at mga POIs na nasa COVID-19 quarantine facility ng lalawigan. Binuo rin ang sweeper team upang kunin ang mga stranded na Sorsoganon sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, Laguna at NCR. Naging mahigpit din ang pagsasagawa ng checkpoints sa iba't ibang entry-exit points ng lalawigan, kung kaya't kontrolado ang pagpasok ng sinumang galing sa labas ng Sorsogon. Simula pa lamang ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon, nagpatupad na si Governor Cheese Escudero ng mandatory 14-day quarantine sa lahat ng uuwi sa Sorsogon. Pagtalaga si Governor Cheese Escudero ng Provincial Quarantine Facility sa Sorsogon Dairy Farm, kung saan doon inilalagay ang mga Person Under Investigation o PUIs at Sorsogon State University bilang Provincial Quarantine Assessment Area. Sa pamamagitan ng PSWDO, patuloy pa rin ang pagpapaabot ng tulong sa mga Sorsoganon tulad ng Bread Sharing Program at Chick and Treat Project upang mapangalagaan din ang kapakanan ng ating mga frontliners. Patuloy ang pamamahagi ng mga PPEs, surgical mask, alcohol at multivitamins sa mga hospital, RHUs at BHUs na sakop ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon. Kapalit nito ay ang masigasig na pangangalaga ng ating mga medical frontliners sa mga tinamaan ng COVID-19. Dahil dito, 51% sa mga nagkaroon nito sa Sorsogon ay agad na nakarecover. Sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19, sinisikap ni Governor Cheese Escudero kasama ang buong pwersa ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon na ibsan ang pangamba ng mga Sorsoganon sa pamamagitan ng pagbibigay solusyon
sa mga hinaing ng nasasakupan nito at patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng bawat sorsoganon, frontliner man o simpleng mamamayan. Sana makaharap ang bawat isa sa atin ang mas maganda, mas mayaman at mas pinagtibay na lalawigan ng sorsogon. Kada sorsoganon, magdanon.